Welcome mga pre sa channel natin. Di bale, yung topic natin ngayon ay tungkol dun sa Heterometrus longimanus or yung Asian porous scorpion natin. Di bale, maraming nagtatanong kung yung Heterometrus ba natin ay parthenogenic or kailangan ba ng pair? Di bale, yan yung sasagutin natin ngayon. And hopefully sana masagot ko. Paano okay. Masabi? Di bale, meron akong dalawang female dito. Ito yung female natin na hindi pa nag-drop mga pre. Ayan. Okay. Di bale, yan yung isang female natin. Hindi. Nag-pop na siya, pero ayun, nai-release ko na yung mga anak. Ito naman yung, naalala niyo yung pinost ko. Ayan, dito sa Facebook page. May pinost ako about dun sa nag-pop kong Heterometrus. Ito na siya ngayon. Nag-drop na yung mga anak niya. Ayan, makikita nyo. Tapos mamaya bibilangin natin kung ilan. Tapos, yung isang Heterometrus na binenta ko, pero nag-pop na siya, nandito yung mga anak niya. Ayan. Mamaya papakita ko yan sa inyo isa-isa. Di bale, meron tayong pito dito sa box na to. Okay? Di bale, yung Asian porous scorpion natin, pag-usapan muna natin kung paano sila alagaan. Okay? Di bale, yung Asian porous scorpion natin, baba muna natin yung cam ng konti para makita nyo. Ayan. Yung Asian porous scorpion natin mga pre, baba natin kasi ayaw nyo na. Hindi naman kaya ayaw yung mukha ko para tignan nyo. Ayan. Ayan, di bale, pasensya na mga pre, sinet ko muna yung camera natin. Ayan, yung Heterometrus natin, ito yung nag-pop. Wait, unahin muna natin yung mga hindi pa nag-pop. Okay, di ba? Ito, nag-pop to last, I think, January rin. Ewan ko kung may post pa ako, pero kung may post ako, singit ko na lang. Ayan, di ba? Yung Heterometrus longimanus natin, isa to sa mga nag-pop last time. Pakainin muna natin, may dobi akong hinanda. Try natin kung kakain. Ayan. Yung Heterometrus longimanus natin, again, di ko masasabi sa lahat kung yung Heterometrus natin talaga is parthenogenic. Di bale, ito yung kwento ko. Okay, di ko alam yung kwento ng iba. Di bale, ito is communal to. Tapos, after nilang mag-mature, since L2, mga pre, after nila mag-mature, pinaghiwalay-hiwalay ko sila. Yung isa namatay kasi kinain nila kaya pinaghiwalay-hiwalay ko. Ito na yung isa na nag-pop. Kaya hindi ko rin sigurado kung babae rin yung isa kasi namatay nga. De bale, yung nangyari dun sa isa na nag-pop, binenta ko na. Yung nasa ilalim ng, yung nakita nyo kaninang pitong Heterometrus, yun yung mga anak. Okay? De bale, yung kwento naman nito, ayaw niyang kainin pa. Yung kwento naman nung nag-pop, mamaya papaliwanag ko sa inyo. De bale, yung pag-aalaga ng Heterometrus natin, huwag niyo akong gagayahin. Kung meron kayong mas malaking kulungan or paglalagyan sa kanila, mas maganda yon. Pero kung wala, okay lang yung ganitong lagayan natin. So far naman, basta taasan nyo lang yung humidity. Ibig sabihin, parating basa yung substrate or mamasa-masa, tapos maglagay kayo ng springtails, kasi yung problema nyo sa scorpion na to, basa yung substrate, tapos wala kayong springtails or isopods na ilalagay doon, or any cleaner na pwede nyong gamitin doon sa substrate, mabilis magka-molds. Okay, diba? Since day 1 na nilipat ko sila last November, hindi pa nagka-molds kahit isa kasi may mga springtails dyan sa loob. Yun yung isa sa mga sikreto para maiwasan yung magka-molds yung loob ng enclosure nyo. Minsan nakakatulong yung, actually nakakatulong talaga. Ayan. Dibale, ito yung kwento nito. Dibale, sa batch nila, hindi ko sure kung parthenogenic sila. Okay? Ito nang isa, ito yung masasabi kung wala talagang contact. Ayan. Ito talaga yung walang contact mga pre. Ibig sabihin, yung scorpion na to, since L2, nakahiwalay talaga. Ibig sabihin, imposible na ma-mate siya ng ibang scorpion ko. Kasi isolated siya, wala siyang ibang kasama. Kung hindi nag-isa lang siya. Diba, ito, masasabi kong parthenogenic kasi ako yung nagpalaki. Diba? Ayan, pakainin natin. Yung mga scorpling niya mga pre, hindi natin papakainin kasi putok na eh. Kakain to. Ayun.
Ayun, kumain. Kita nyo mga pre. Ayan, kumakain siya mga pre. Zoom natin. Ayan. Di bale, ito, masasabi kong parthenogenic. Kasi nga, nanganak siya ng kusa. Walang contact sa ibang scorpion. Siya lang yung nakalagay dito. Kinip ko siya since 2018, March. Ako yung nag-alaga sa kanya. Kaya masasabi kong parthenogenic siya. Dun sa nauna na pinakita ko sa inyong scorpion, di ko alam kung parthenogenic siya. Kasi nga, may kasama siyang iba. Ito, masasabi kong parthenogenic talaga siya. Kasi nga, wala siyang kasama since L2 niya. Imagine nyo, L2. Imposible na ma-meet siya ng ganong size na yon. Kabababa niya pa lang doon sa nanay niya. Hiniwalay ko na siya. Kaya imposible na... Tawag nito, ba't ikot muna natin para ma-enjoy nyo yung kain habang nagkukwentuhan tayo. Ayan. Ayan. Dibali, ayan. Para ma-enjoy natin yung kwentuhan. Dibali, masasabi kong parthenogenic talaga siya. Diba? Kasi nga, wala siyang kasama. Ayan, ulitin ko lang yung care nito. Mamasa-masa yung substrate. Kailangan may springtails talaga kayo or isopods kasi mabilis magkaroon ng molds yung mga enclosure nila kung hindi nyo lalagyan. Ayan, Heterometrus longimanus, halos kahit sa Pilipinas meron ito. Sa ibang part ng Pilipinas pala, hindi naman lahat. Ewan ko lang. Alam ko may nauuling mga wild caught nito sa ibang area natin, okay? Ayun, kaya masasabi kong parthenogenic yung longimanus, siguro ibang species hindi, pero yung species na inaalagaan ko ngayon, yung Heterometrus longi, is most likely parthenogenic kasi nga wala siyang contact doon sa ibang scorpion natin. Ayun, at papakita ko sa inyo yung natitira kong communal. Bale mga pre, ito yung mga communal natin. Actually, di ko na rin alam kung pang ilang tawag nito. Molt na nila to. Di bale, ito probably nasa 6i na to. Ito siguro nasa 5i. Hindi pa sila mature. Kasi alam mo kung mature na, yung telson nila, ayan, itong usually hindi siya brown, red na red siya. Usually yun yung indication na mature sila. Bale, ano yung gagawin ko dito sa... communal na to. Ito yung gagawa ako ng epic. Dapat gagawin ko ngayong summer yan kaso hindi ko nga nagawa dahil nga sa pakainin natin mga pre habang okay. Nagkukwentuhan tayo. Ayan, gagawan ko sana sila ng epic na enclosure. Ang problema kasi mga pre, ayun, nakakuha yung isa. Ang problema, sarado yung mga shop. Alam nyo yon. Hindi ako makabili ng mga materials na kailangan ko. Ito, freshly moat. Ewan ko lang kung kakain. Ayun, kinain niya rin. Kaya hindi ako makapag, tawag nito. Makabili ng materials para magamit natin sa... Ngayon ko lang to mga pre, minanumanong mga pre. Ha? Usually, yung ginagawa ko dito, tinatapunan ko lang ng dobya, tapos bahala na silang manghuli. Ayun. Ang good news is lahat sila kumakain. Alam niyo yun? Lahat sila kumakain. Nakakatuwa lang na tig-isa-isa silang merong dubya ngayon. Bigyan natin tong isa. Ayun, harang halos lahat. Perfect. Kumain lahat mga pre. Ayun, di ba, sa tingin ko, hindi ko sila gagawan ng hide. Kasi napansin ko last time, doon sa communal ko na may hide, pinatay nila yung isa. Yun yung... parating na sa loob ng hide. Kaya kinilapa nila. Sa tingin ko maganda siguro na walang hide or malaki yung hide. Parang ganun. Diba, pag-isipan natin, tingnan natin kung totoo yung tawag nito. Theory natin. Wow, theory English. Kung totoo yung ano, agam-agam natin kumbaga. Pag may hide, maaaring magkanibalism sila or yung tinasabing magkainan. Kung walang hide, baka hindi sila magkainan. Kasi matagal na sila dito since pag-drop nila, hindi, yung iba syempre nirelease ko na, binawasan ko na to. Ito na lang yung mga naiwan. Again, hindi ako nagbebenta ng tarantula or scorpion sa page. Sali kayo sa mga group, sa selling group. Mga halos kakilala ko lang yung mga pinagbibentahan ko rin. Okay? Or pinagbibigyan. Ayun. Bali, nakikita nyo, may mga dala-dala sila lahat. Yeah.
Yung iba nito is fresh mold. Nakikita mo yung mga red yung kulay. This one. Ito. Tapos ito. Yan, mga fresh mold yan. Siguro yun yung first meal nila. Yung iba naman hindi pa nagpa-pop kasi minsan ko na lang din itong mapakain, mga pre. Hindi naman ako kasi nagmamadali na mag-mature sila. Ayan. Ganyan nakakatuwa yung colony natin, mga pre. Ayan. Ayan, ayan. Maganda. Ayan. Ganyan sila. Ayan. Di ba, kung may mag-pop dito, di ko rin alam kung partino sila. Okay? Pero dun sa isa, sigurado akong partinogenic sila. Ayan, hindi naman sila talaga mahirap alagaan. Napakadali lang. Very aggressive feeder sila. Kumakain sila kaagad. Ngayon lang yan, medyo natataranta kasi naririnig nila akong magsalita. Ayan. Di ba, le? Ayan, siguro doon nagtatapos yung topic natin, mga pre. Ayan, abangan nyo na lang yung rehouse ng tarantula na to. Tarantula ng scorpion na to. Gagawa natin sila ng maganda na enclosure at medyo magandang landscape siguro para medyo nakakatuwa naman tignan. Di ko rin alam kung ilalagay ko sila dun sa tarantula room natin or dun sa kwarto ko. Pero probably sa kwarto ko sila ilalagay. Ayun. So ngayon, tingnan na lang muna natin silang kumain. Again, mga pre, basa yung substrate dapat parate at dapat may sprinkles kayo kasi ang kalat nila, mapapansin mo, yung mga pinagpalitan nila ng balat, di ko pa tinatanggal. Super kalat nito, mga pre. Tumatakas pa yung isa. Ibalik kung tatanungin nyo kung anong pinaglalagyan ko, shoebox lang to, mga pre, ha. Tapos tinakpan ko ng scotch tape yung mga butas dito. Pero parang gusto ko na silang ilipat sa mas malaking lagayan. So far, wala pa silang pinatay, nakapatid. Lahat sila is in good health. Wala rin bad mode, lahat naman kompleto yung mga legs, makukulit, tumatakbo, nakakatuwa lang, di ba? Siguro dito ko na lang tatapusin, mga pre, yung video natin at huwag kayong makakalimot, mga pre, na mag-subscribe. Click nyo yung bell icon, tapos tawag nito. Like nyo rin yung Facebook page natin, saka Instagram page natin. Usually dun ako nagpo-post ng mga pictures at mga updates dun sa scorpion natin. Ayun. Kung tatanungin niyo ako kung partenogenic yung Heterometrus, again, yung inalagaan ko, sigurado akong partenogenic. Okay? Hindi ko na lang lalahatin. Baka may magalit sa akin. Pero again, may mga keeper tayo na nagsabi na partenogenic yung scorpion nila kasi wala nga sila kasama at nag-iisa lang yun inaalagaan nila. Okay? Salamat, mga pre, at sa susunod.